Hello Ate, kumusta? Ito yung sa dirty kitchen. Dirty kitchen. Meron tayong switch dito. Lalagay. Dito. Gagrind rin yan pataas. Then magkoconnecta. Maglalagay tayo ng CO rito. Kasi just in case kung gusto nyo magluto, rice cooker o ano man yung iinitin nyo, meron kayong outlet dito. Dito nyo po pwesto yun. Lalagay natin ng ilaw yung sa labas. Dalawa. A corner. Para dyan isa. Saka para dun sa kabila isa. Kasi pag madilim, dito sa likod, may pailaw kayo. Tapos, dito naman, sa stock room mo ba ito? So magkakaroon tayo ng isang switch. Pataas, chichip natin yan. Tapos, isang ilaw. Na, okay na tayo rito. Isang switch sa labas. Isang switch para rito. Isang switch para dito. Dito natin lalagay yung sa laundry mo. Tapos isang outlet para sa washing at isang ilaw dito. So magkakaroon to ng isa, dalawa, tatlo, apat na ilaw at isa, dalawa, tatlong switch, isang outlet. Kasama na yung wrapping ends. May ilaw pa tayo sa labas. So yun yung para rito. Oh. Ngayon. Marami-rami tik-tikin yan. Dito naman, dito magre-replace lang tayo ng ano. Dito magre-replace lang tayo rito ng 3-prong. 3-prong. Papabaliwala na to. Yung outlet na yan, papatayin na yan. Siguro papalitan na lang ng tiles to. Kasi ano to eh, sa induction. So magluluto ka dyan, bakit maglalagay ka ng outlet dyan? Bakit maglalagay ka ng outlet dyan? Bakit maglalagay ka ng outlet dyan? Wow! So pwedeng ibababa natin ang outlet para doon sa baba. Yung ref, saksakan ng ref. Pwede na to. Kung gusto mo magpalagay ng rinse hood para dyan, lalagay natin ng ref. Basta papalitan ng 3-prong. Dapat nga ito, naka weatherproof. Tapos naka pantay rin sa tiles. Ay nakalubog to. Oh. So yun, nandito na yung pintor. So nandito na kami ulit. Oh, Pasko na. So, nandito si Ate Celia. Ito nga pala si Bart. Yan si Bart. Ako si Bart. Si ba magtataka nga Bart at saka Bart, baka sabi mo isa lang. So yan, nag-uusap na sila ngayon. Tulad nito, babaguhin pa to. Lubog. Papalitan ng tiles, ilalabas ang outlet. Oo. Ulitin ko, yan yan si Bart ah. Hindi ako si Bart. Siya si Bart. Ako si Bart. Ayun, te, kailangan daw yung ano mo, yung bakal na yan, ililipat sa loob. Ayun. Iaawas na lang daw to sa ano. Iaawas na lang sa kontrata yung ano, 7-Up. Sabi ni Ate Sil. Ayun. Saka ito yung mga bakal, ang dami pala rito, mga bakal na yan, oh, kasi tinatayan pala ng ibon to. Ayun o, oh, mahirap linisin to. Ayun o. Oh. Yan, yung mga ibon na yan. Dito pala. Ito. O, oh, sampo-sampo lang o. Oh. Yan. Kita mo yan, mga tae na yan. Nagawin mo yung ano yun eh. Mga
mahirapan maglinis yung katulong mo. So kailangan ito nililipat dun sa loob para pag nabapag binasag nagmagnanako ang salamin, basag, may bakal ka pa matitira. Yun, di joke lang. Kailangan talaga sa loob ang bakal. Hindi nakikita yung design naman. Oo. Safety ka pa rin naman kung sa loob mo ilalagay eh. Dito, sa loob. Yan, dito. Dito mo siya lalagay. Maglalagay ka lang dito ng daanan ng ano. Daanan ng kamay mo. Pwede mo lagyan ng frame dito na bakal. Dito mo didikit yung ano, yung bakal mo. So yun, pwede na mag-start dito. By ano, kailan pre? Sabado o Monday? Monday, pwede na mag-start dito ng pintura. So kukunin na mamaya yung down payment para makapag-canvas ng pintura at makabili na ng pintura. By Monday, pwede na mag-start dito. So yun. So dito, marami din gagawin na electrical dito. I-cockout ko na lang to para ma-send ko sa iyo yung magkano yung presyo, tapos yung materyales. May mga flexible ka pa rito pero wala ka ng wire. So bibili na lang tayo ng wire para mga kakailanganin dito. Junction box para sa electrical. Dito mo pwede mapalagyan ng salamin to rito. Na sliding. Para sa labahan mo. Dito, doble trabaho kasi itong gagawin nila kasi nga gawa ng mga ulo ng ano na yan. Yung mga ulo ng rivets na yan, ayan, ayan o. Yan, babaklasin nila ulit yan, tapos ang pagkabit, ilulubog ulit yung rivets na hindi lumabas ang ulo. Kasi bukol-bukol yan eh. Mahirapan yung pintor. Ayan. Okay na. Pati mo yan na yung ano, yung down payment. O bali, magkano yun te? 30 lang muna kasi hindi mabigla yung pagkuha ng 500,000 sa bangko. Kaya 30,000 lang muna. Ang laki pala ng pinadala mo, 500,000. O yan. Puro tisyo lang yan. Mas gaba puro tisyo yan o. Oh. Tambo pa lang bag, tambo. Si Bert ang kukuha te, hindi si Bert ha. Wow, kapos sinabi niya eh. Sabi niya, Bart yung pintor. Bart yung pintor, tapos Bart ka? Para nangyari yun? Ano merienda kami niya ati Sherry, te? Ang bait pala ng pinsan mo, te. Yung sa electrical, mamaya na tayo mag-usap. Masyari suha. Mm-hmm. Pair ang laban, no? September 4. Maganda pala pag nasa abroad ka kasi may pera. Pag na naman nasa abroad mo, mm-hmm. Nagpaaral na ilang anak ang pinag-aral mo. Eh. Ay, ganun. Yung pangalo ba natin? So, ibig sabihin talaga pala sa atin mo yung sabor. So yan ha, nagka-perma na sila niya si Sally at saka yung pera na yun ha. So sisend ko sa'yo mamaya yung pera, ay pera yung video yan. So andito kami ulit sa bahay ni Ate Moy sa Bor. So binisita namin ulit yung bahay kasi nandito na padala na ni Ate yung budget. So pwede na mag-start. So yan si Bart.
at ako si Bert. Pagkaiba kami ha. Medyo halos magkapares lang kami ng laki ng katawan, pero mas pogi lang siya ng konti sa akin. Update na lang tayo dito sa bahay nyo sa next vlog natin. Update natin yung mga progress ng gawa ng mga pintor sa painting works. Shoutout Moy Sabor, Team Laban, shoutout. Peace! I'm out!